Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay kaarawan ng mahal na Birheng Maria. Atin siyang pagpugayan sa araw na ito sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos at naway maging huwaran natin sa kasunuran sa kalooban ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagawa
sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariyang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa'yo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulang buhat pa noong una, mula pa noong unang-unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi pang bansang ito. Pagdating ng haring iyon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring iyon ay kikilalani ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay ginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magalak ka, Birheng Mahal, ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Alleluia, Alleluia.
At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angka ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama naman ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Jotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Uzzias. Si Uzzias ang ama ni Hikunias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Hikunias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiod na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Iliod. Si Iliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't ipinasinyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lipoy, magandang hapon sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong araw nga po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Noong nakaraang taon, December 8, sa darating na December, yun naman ho ang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Kaya 9 months after ng December 8, ay September 8, birthday ng mahal na Birheng Maria. Doon po sa amin, meron hong napuntahan akong isang barangay na imbitahan ho ako sa isang birthdayhan. At doon ho sa may pintuan ng bahay, bago pumasok doon sa bahay ng may birthday, meron hong nakaupo na isang di naman katandaang babae. Meron hong siyang daladalang notebook at ballpen. At lahat ng dumarating dun sa handaan, pumipila, at yung kanilang daladala ay ipinipresenta dun ho sa may nasa pintuan. At yung nandun sa pintuan na ali, inililista niya yung pangalan ng nagbibigay at kung ano ang ibinigay.
Kaya ho ako'y nagdalawang isip. Sapagkat no ako'y pumunta, wala akong dala. Kaya sabi ko'y paano ako makakapasok nito? Lahat ng pumapasok ay inililista at kung ano ang dala. Kaya ho, nung ako na ang papasok, ay di dahil nga ho, pare, ay di sabi, sige, Father, diretso na kayo. Siguro ho'y alam niyang wala akong dala para hindi ako mapahiya. Pinapasok na ako sa loob. At habang nagkakasiyahan po doon sa loob, tinanong ko po, bakit niyo ho nililista? Ang sabi ho nung isang matanda, sabi niya, Father, ganito ho talaga sa amin. Sapagkat yung mga nakalista ho diyan, pag siya naman ang nag-birthday, at ako ho'y inimbitahan, hahanapin ko ho doon sa listahan kung anong kanyang ibinigay, at yun din ang aking ibibigay. Kaya ho, kung ako ho'y binigyan ng dalawang soft drinks na litro, pag ako ho'y inimbitahan sa kanyang birthday, ako ho'y pupunta, dala-dala ko rin dalawang soft drinks na litro. Sabi ko'y, maganda nga naman ano, hindi ka na mag-iisip ano bang dadalhin kong regalo, ano bang dadalhin ko doon at ako'y naimbitahan. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ko po ito nabanggit sa inyo? Sapagkat ngayong karawan ng mahal na Birheng Maria, meron na akong tanong sa inyo. Anong regalo nyo sa mahal na Birheng Maria? Sasabihin natin, hindi naman ho kailangan niya ng regalo. Nasa langit na nga ho eh. Lahat ho'y nasa kanya na. Pero atin hong isipin yung kaugalian do sa aking sinasabi. Kung tayo magbibigay ng regalo sa mahal na Birheng Maria, ibabalik agad sa atin. Katulad ng ginagawa dun sa isang barangay, ano, nililista, eh sa atin, minsan lang mag-birthday si Mama Mary, at buong taon, halos tayo ay humihingi ng tulong sa mahal na Birheng Maria, Mama Mary, tulungan nyo kaming magdasal. Mama Mary, tulungan nyo kaming ilapit sa inyong anak. Ngayon, birthday ni Mama Mary, magandang itanong sa ating sarili, anong ipapa-birthday ko kay Mama Mary? Anong ibibigay ko sa mahal na Birheng Maria? At huwag ho kayong mag-alala, lahat ng inyong regalo tatanggapin ng mahal na Birheng Maria. Itong maganda. Kapag napasaya natin ang mahal na Birheng Maria at nakita ni Jesus na masaya ang kanyang ina, ba, sigurado ho akong uulan ng biyaya sa atin. Ganun ho ako eh. Kapag yung nanay ko niregaluhan at natuwa siya dun sa regalo, tuwan-tuwa ho ako dun sa nagbigay. At gusto ko ring regaluhan uli. E di lalo na sa Diyos, pag nakita ni Jesus, dahil ngayong araw, Mama Mary, ako ho ay magpapakabait, hindi ho o magiging mainitin ang aking ulo ngayon. Yun ho ang regalo ko sa inyo. Bay napangiti ang mahal na Birheng Maria. Nakita ni Jesus. Sasabihin, abay, sino nagpangiti sa iyo? Ayan, yung tao na yan. Yan ay magagalitin, mainitin ang ulo niya. Pero ngayong araw, tiniis niyang hindi maging mainit ang ulo. Yun daw ang regalo niya sa akin. May sasabihin ni Jesus, ah, huwag ka mag-alala, nanay. Akong bahala dyan. Ako'y magdarasal ng rosaryo ngayon, Mama Mary, para sa iyo to. Sa halip na yung pagdarasal ko ng rosaryo ay mabilisan, taimtim kong darasalin ngayon ang Santo Rosario para sa iyo. Birthday niyo ho kasi. Napangiti ang mahal na Birheng Maria. Tatanungin ni Jesus, sino hong nagpangiti sa iyo? Ayan, yung tao na yan na nagdarasal. Pag yan ay nagdarasal ng Santo Rosario, napakabilis. Tapos maya-maya, tulog na. Pero ngayon, taimtim siyang nagdarasal dahil birthday ko, napasaya ako. Sasabihin ni Jesus, ba, huwag ho kayong mag-alala. Ako nang bahala dyan. Bibigyan ko yan ng biyaya. Mga minamahal na mga kapatid, sana po ngayong araw na ito maging espesyal para sa mahal na Birheng Maria. Hindi dahil gusto mong humingi sa Kanya, kung hindi dahil gusto mong magbigay sa Kanya ng regalo. Minsan lang tayo magregalo sa mahal na Birheng Maria. Ngayong kaarawan niya, sana ito maging makahulugan, hindi lamang sa atin, kung hindi lalo na para sa mahal na Birhen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Kulin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Mahapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kapistahan ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang Mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto, sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan purihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung ito'y aming paglalayan, inabot na pagkabagaba, nawa'y mabanagan ka, hinirang natala. Sapagkat naroon ka, ni unos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria, sa puso ni Luma, ika'y tala ng kalangitan, ningning mo'y walang pagmamaling, inang sinta, inang ginigiling. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita, nawa'y maging antungan, pinakamimiti ka, Maria. Maria, sa puso ni Luma, ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaling, inang sinta, inang ginigiling. Ang
isasagawa ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang nambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Walang buhay, walang pagmamaliw, inang sinta, inang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam din po sa lahat nagamit ang ating main arc entrance. Tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go, sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical consultation sa OB-GYN, PEDYA,
ophthalmology, ENT at dental, para sa libreng bunot, meron din pong surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, tumor, loss-loss, hernia, bingot, cleft lip at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ng programang ito na makatulong sa walang kakayang mag-ospital in collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain na ating ilalaan sa mga doktor at pasyente na ating gawain ito. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Mahapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay.